Magandang araw muli! Ako muli si Teacher Kalumpang, ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto. Ang ating subject matter ay Mother Tongue. Ito ay pang grade 2. Ang ating topic, ang ating pag-aaralan ay Pangngalang Palansak. Ano ang Pangngalang Palansak? Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hit mo rin ang bell para manonotify ka sa mga panibago kong videos na na-upload. Makikita yan sa baba ang like at subscribe button. Okay, ang ating life encouragement, katulad ng ating ginagawa sa mga tutorial natin, ay makikita sa 2 Samuel chapter 10 verse 12 ang sabi, magpakatapang ka at tayong magpakalalaki para sa ating bayan at sa mga bayan ng ating Diyos at gawin nawa ng Panginoon ang inaakala niyang mabuti. Tuloy tayo sa ating pagkatuto. Ang layunin sa araling ito ay matutukoy mo at makikilala mo ang kailanan at mga pangalang palansak. Ang kailanan ng pangalan. Ano ang mga ito at ano ang mga pangalang palansak? Ano ang pangalang palansak? Ang pangalang palansak ay tumutukoy sa grupo ng tao, hayop, lugar, bagay, ayan, so magbigay tayo ng halimbawa. Ang mag-ama ay masayang naglalaro ng basketball. Ang ating pangalang palansak ay mag-ama. Tandaan, pangalawa, ito ay ang kanyang kailanan ng pangalan ay dalawahan. So mayroon tayong tatlong kailanan ng pangalan. Ito ang isahan, dalawahan at maramihan. Pangalawang halimbawa, ang bata ay masayang naglalaro ng Mobile Legend. Okay, ang ating palansak ay, pangalang palansak ay bata. Ang kailanan ng kanyang pangalan ay isahan. Depende yan sa pangungusap. Bata ang nakalagay, ang bata. Kung maramihan, mga bata, pwede doon sa maramihan. Pasunod na halimbawa ay, bumili si tatay ng isang buwig ng saging. Ang ating sagot ay buwig. Ayan. Ang kailanan ng kanyang pangalan ay maramihan. Another example, number 4. Kambal ang naging anak ni Ate Susan. Ang ating sagot ay kambal. Ang kanyang kailanan ng pangalan ay dalawahan. May mga halimbawa ng pangalang palansak. Ito ang grupo, tropa, pamilya, lipi, pangkat, hurado, kumpanya, angkan, kongregasyon. So, ayan, mga halimbawa lamang yan. Marami pa ang mga salitang o pangalang palansak. Subukan natin kung may natutunan tayo sa ating napag-aralan. Okay, tukuyin na ang ginamit na palansak sa pangalan sa loob ng pangungusap. Number 1, kumpul-kumpul ang bunga ng ubas ni na Ate Adora. Ang ating sagot ay magaling. Ito ay kumpul-kumpul. Number 2, ang kumpul-kumpul, nasa maramihan siyang kailanan ng pangalan.
Pangalawa, kayumanggi ang kulay ng lahi ng mga Pilipino. Ang ating sagot ay lahi. Ang kailanan din ng kanyang pangalan ay maramihan. Number 3, nakakahanga ang hukbo ng mga sundalong nagbabantay para sa ating kaligtasan. Ang ating sagot ay tama ka, ito ay hukbo. Ang hukbo na sa maramihang kailanan din ng pangalan. Pang-apat, nabubulok na ang isang tumpok ng kalamansi. Ang ating sagot ay tumpok. Ayan, number 4. Ay number 5, makikita na natin ang sagot niya ay, basahin natin, binigyan ng pagpupugay kahapon ang mga manggagawang Pilipino. Ang sagot natin ay manggagawa o manggagawang Pilipino. Number 6, mga tao ang sagot. Kung yun ang sagot mo, tama ka. Number 6, nagkaroon ng panic buying ang mga tao noong kasagsagan ng pandemic. Ibig sabihin ng kasagsagan yung panahon ng pandemic na bagong nararanasan natin, kasagsagan. Okay, ang ating sagot ay mga tao. Ang mga tao, nasa maramihan din siya. Tandaan natin, mga bata, na ang pangalang Palansak ay tumutukoy sa grupo ng mga tao, hayop, lugar o bagay. Mayroong tatlong kailanan ng pangalan. Ito ay ang isahan, dalawahan at maramihan. Okay, tandaan ha, grupo ng tao o mga tao. Hindi siya nag-iisa, pangalang Palansak. Okay, salamat sa panunood. Sana may natutunan ka sa ating aralin. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Sana may natutuhan tayo sa ating napag-aralan. God bless at ingat po tayo!